Dear Max FM with DJ Chini. Akala ko dati, dapat kong pakisamahan ang lahat. Takot akong makasakit, duwag akong lumaban. Lagi kong pinanghahawakan ang kabutihan para sa iba. Hanggang sa malimutan kong maging mabuti sa aking sarili. Maraming taon din ang lumipas bago ko nasalba ang sarili mula sa tingin at salita ng iba. Pagkatapos ng pagkakulong sa masikip na silid ng pagtitimpit-pagtitiis, natutuhan ko ring tumanggi, kumalas, tumalikod at magtapos. Magtapos ng usapan, magtapos ng samahan, sapagkat minsan may mga koneksyon na kailangan ng wakasan. May mga taong kailangan ng palayain at kalimutan. Hindi na dapat pang ipilit kung paulit-ulit nang nagdulot ng sakit. Kung minsan, kabutihan din ng pagsagip sa sariling kapayapaan. Dear Max FM, ako po pala si Misay, 34 years old at tubong General Santos. Ang kwentong ibabahagi ko ay isa lamang sa mga karanasan ko sa buhay na nagbigay sa aking leksyon na habang buhay kong dadalhin san man ako paroroon. Noong 2014, nakapagdesisyon po akong subukan ng pag-a-abroad. May kumuha kasi sa akin na kaklase ko papuntang Kuwait bilang kapalit niya sa bahay ng amo niya. Di naman ako nagdalawang isip dahil makakasama ko naman doon ang ate niya. Uuwi na daw kasi siya at di na babalik, kaya kailangan niya ng kapalitan. At doon nga, although di talaga madali ang mag-adjust sa buhay OFW, pero nakayanan ko naman. Ako po ang taong hirap makipagkaibigan sa iba. Dahil para sa akin, sapat na may iilan lang akong kilala. Masaya naman ako sa mga kaibigan ko. So para ano pa at kailangan ko sila. Aminado po akong introvert talaga ako. Hanggang sa umabot na ako ng 8 months. May pinakilala sa akin yung isang kasamahan ko dati sa agency. Coach niya daw sa isang pyramiding scheme. Si Coach Win. Hindi nagtagal, napasali din naman ako sa group nila. At para kumita daw ako, need ko lang mag-invite ng ibang tao para sumali sa grupo namin. Kaya upang mahikayat ng iba, need kong makipagkaibigan sa mga hindi ko kakilala. Nag-add friend ako sa FB at pag may nag-accept, nakikipag-chat ako sa kanila to introduce our product at upang maisali din sila sa group namin. At dun nga nakilala ko si RJ, isang OFW sa bansang KSA. Chinat ko siya, nakipagkilala, nakipagkwentuhan about sa buhay at pamilya. Sabi niya, siya daw ay single dad. Nakipaghiwalay daw siya sa ex-wife niya dahil daw di magkasundo ang pamilya nila at ng ex-wife niya. Meron silang dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Sa dalas naming mag-usap, sa chats, video calls, dumating sa point na nanligaw na siya. Sa 3 buwan niyang panliligaw, sinagot ko siya. Dahil sa mukha naman siyang mabait, may sense of humor, at lagi siyang may oras. Araw-gabi kaming magkausap. Kahit pa minsan napupuyat na at nawawala na minsan sa focus sa work. Hanggang sa umabot na kami ng almost 2 months, nagbago siya. Bihira na lang siya mag-online. Bihira na lang kaming magka-chat at video call. Hanggang isang araw, may nakita ako sa post niya. Nakatag sa kanya na in relationship na sila. Nagulat ako sa nakita at napatanong sa sarili na, bakit ganun? Okay naman kami, pero bakit ganun?
Hindi niya pinapansin ang mga chats ko. Masakit man pero hinayaan ko siya at patuloy ako sa aking mga ginagawa. Nakikipagkilala, nakikipagkaibigan sa kapwa OFW din. Tapos may na-receive akong chat. Kumusta ka na? Si RJ pala. Dagdag niya, sorry ha, kung nasaktan kita. Kung di ako maayos na nakipag-usap sa'yo. Sorry, sorry, sorry. Puro sorry na lang ang nababasa ko sa mga chat niya. Di ko naman siya in-ignore. Nakikipag-chat pa rin naman ako sa kanya. At sinabi niya ang nangyari daw kasi is niloko daw siya nung babae. Nagpanggap daw yung babae na pamangkin nung kagroup niya sa isang page. Hanggang sa nahuli daw niya na ibang tao daw pala yun. Sa haba ng paliwanag niya, ang sabi ko lang, okay na yun. Tapos naman na ang lahat. Humingi siya sa akin ng isa pang chance na kung pwede daw ay magkabalikan kami. Kaya sabi ko, manligaw na lang siya ulit. Nanligaw nga siya ng ilang buwan at sinagot ko naman siya ulit. Ramdam ko naman ang bago na siya. At tumagal kami ng 9 months nang may na-receive na naman akong chat. Siya daw si Rose. Tinanong niya ako kung active ba daw ba ang account sa FB na ang pangalan ay RJ. Sabi ko naman, oo. Sino ba sila? At kaano-ano mo si RJ? Ba't mo siya kilala? Sagot niya, ex-girlfriend niya ako. Ikaw ba ang bago niya? Sagot ko naman, oo. Sabi niya, ganun ba? Pwede mo bang sabihin kay RJ na i-unblock niya ako? May sasabihin lang ako. Di naman ako nagdalawang isip na sabihin ito kay RJ. Kasi para sa akin, di ko naman na business kung ano man ang pag-uusapan nila. At tiwala naman ako sa BF ko na magsasabi siya sa akin ng totoo. At yun na nga, nagka-chat sila. Galit na galit si Rose nang nag-chat sa akin. Walang hiya daw ang BF ko. Actually, DJ Chin, nagulat ako dahil may gumawa ng JC. Kasama ako, si Rose at isa pang babae. Sinabi nilang dalawa sa chatroom kung ano ang kawalang hiyaan na ginawa daw sa kanila ni RJ. Kung anong mga paninira at pamimintas ang mga pinagsasabi nila. Ako naman nagbabasa lang. At dahil tingin ko di naman ako dapat ang makaalam na mga sinasabi niya, inad ko sa GC si RJ. Lahat ng mura at kung ano-ano pang nabasa ni RJ doon sa GC. Humingi naman siya ng sorry sa kanilang dalawa. Nagkaroon sila ng closure at nagkaayos din naman silang tatlo. Yung dating GC na puro galit at mura, napalitan ng kaligayahan at inaakala kong pagkakaibigan. Naging malapit ako kay Rose. Naging magkaibigan kami. Umabot pa sa point na pati kasama ko nakapansin na bakit daw ako nakikipagkaibigan sa ex ng BF ko. Sagot ko, di naman siguro porket naging mag-ex sila, hindi na kami pwedeng maging magkaibigan. Sabi naman sa akin ng kasama ko, basta ingat ka lang, huwag kang masyadong magtiwala. Kasi di lahat ng tao magiging totoo sa'yo. Yun na nga, tumagal din ang pagkakaibigan namin ni Rose. Pinakilala ko din siya kay Coach Win. Dumating kami sa point na ultimo sa mga post namin, lagi kaming magkatag. Nag-I love you-han sa isa't isa. Daig pa naming mag-jowa. May call sign din kami, Kex. Sa sobra naming close, pati problema niya, pinoproblema ko na din. Problema sa pera, sa anak, nanay niya, nagiging problema ko na din. Until sabi niya, uuwi na daw siya ng Pinas.
At sakto naman na pauwi din ang BF ko sa Pinas. Bale na una lang ng isang buwan si Kex. Ako, bilang wala naman akong duda sa kanila, naging masaya naman ako para sa kanila na finally, makaka-uwi na sila ng Pinas. Patuloy pa din ang aming communications, kahit nasa Pinas na sila. Isang araw, nagpaalam ang BF ko na magkakaroon daw sila ng community service, kaya magiging busy daw siya. At baka di ko daw siya makontak. Tiwala naman ako, kaya sabi ko, okay, mag-iingat ka. Umabot ng 5 araw na di siya nagparamdam. Hindi siya online sa lahat ng apps niya. Kaya nagtaka ako. Napaisip. Kasi si Kex din ganun. Di ko din makontak. May signal paminsan-minsan si Kex pero di nagtatagal ang pag-uusap namin. Hanggang sa bumalik na nga si Kex sa abroad. At napansin ko sa kanya na di na niya ako masyadong kinakausap. At iba na yung mga post niya. Puro patama. At di ko alam sinong pinapatamaan niya. Pag tinanong ko naman siya, lagi niyang sagot, wala lang. Di ko na lang siya inintindi. Hanggang sa nakabalik na din sa abroad ang BF ko. At isang araw, nag-chat sa akin si Coach Win. Sabi niya, may sasabihin ako sa'yo. Pero huwag kang mabibigla. Isipin mo munang mabuti ang magiging hakbang mo pag mabasa mo itong ipapasa ko sa'yo. Medyo kinabahan ako sa pagkabasa ko sa chat ni Coach. Pero sagot ko lang, sige po, Coach, ano ba yan? At yun na nga, pinasa niya sa akin ang screenshots ng conversation nila ni Kex. Inamin ni Kex lahat kay Coach Win na nakita daw sila ng BF ko. Yung 5 days daw na wala sila is pumunta daw sila sa isla ng lola niya nakasama yung BF ko. At nag-outing daw sila nakasama mga anak niya at pamilya ng BF ko. May nangyari daw sa kanila. Para akong sinakluban ng langit at lupa ng mga oras na yun. Nanginginig ang mga laman ko sa galit. Halos mabitawan ko na ang cellphone ko. Pinasa ko ang lahat ng screenshots na yun sa BF ko. At ang tanging sagot niya lang ay natukso daw siya kay Kex. Pero ang mas kinasama ng loob ko, Chin, is bakit dinaan pa sa ibang tao ni Kex na may ganong nangyari pala sa kanila? Na sana naging magkaibigan naman kami. Ang mas lalo ko lang ikinagalit ay yung sinabi ni Kex na kaya daw nangyari yun. Dahil binugaw ko daw siya doon sa ex niya. Na lahat pala ng parinig niya na post is para pala sa akin yun. And worst, pinost niya yun ang pictures nilang dalawa na magkasama nung boyfriend ko. Kaya nga tinanong ko siya, si Kex, sang banda kita binugaw? Hindi nga ako nagkapera sa'yo eh. Ikaw pa ngang nagkapera sa'kin. Kasi inutangan mo pa ako. Bakit naging kasalanan ko pa ata na may nangyari sa inyo? Ang sabi lang ni Kex sa akin na, ah basta, kasalanan mo ang lahat ng to. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayan mo na lang si RJ. At yun nga naman din ang ginawa ko. Hiniwalayan ko si RJ. Kaya lang di pumayag ang loko. Ang dahilan niya is, di naman daw talaga gusto niya si Kex. Natukso lang daw talaga siya. O di ba bongga? Di na may papati nanay niya. Pinakausap sa akin nagmamakaawa na patawarin ko daw ang anak niya. Kasi baka ano pa daw ang gawin niya. Pati nga nanay din ni Kex nakisali na. Kesyo patawarin ko daw si Kex kasi sayang daw yung pagkakaibigan naming dalawa. Nasira lang dahil sa isang lalaki. Kaya tinanong ko ang nanay ni Kex kung alam ba niya na may nangyari sa kanila ni RJ doon pa mismo sa bahay nila. At
At yun, di na siya nakasagot. Fast forward. Pinatawad at binigyan ko ng pagkakataon si RJ. Hanggang sa makauwi ako ng Pinas taong 2017. Nagkita kami. Nagkasama ng ilang buwan dahil babalik naman siya abroad. At ako naman na natili na dito sa Pinas. Naging okay naman kami. Kaya lang, yung nasa Japan na siya, nagsimula na namang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Pakiramdam ko, nanghihingi na lang ako ng oras at pagmamahal niya. May nababasa ako sa messengers niya ng chatting nila ng isang girl. Hindi naman na ako nagulat. Parang naging manhid na ako. Kaya yung nasa bahay niya pa ako nakatira, naghanap na ako ng work. At sinuwerte naman ako dahil tinulungan ako ng kumare ng mama ko na makapasok ng work sa Manila. At dun ko ibinahaling ang focus ko at di ko na inintindi pa yung BF ko. Nakipaghiwalay ako sa kanya nang wala ng what ifs. Kasi para sa akin, nabigay ko naman lahat. Ngunit sadyang di lang ako naging sapat para sa kanya. Binlock ko siya sa FB at Messenger. In-unfriend pati mga kamag-anakan at nanay niya. Pati si Kex, in-unfriend ko din. Although sa umpisa mahirap mag-move forward dahil nasanay ka nang may nakakausap at nagpapasaya sa'yo araw-araw. Pero ba't mo naman pipiling manatili sa isang sitwasyon na kung tatlong beses ka man niya pinasaya, isang daang beses naman ang pagka ang kalungkutan at pagdurusang pinapalit niya. At nung nakapag-work na ako sa Manila, nag-friend request ulit sa akin si Kex. Pero hindi ko na in-accept pa ulit. Nag-chat ng pangungumusta pero hindi ko na pinansin pa. Isang paalala lang, never re-friend. Huwag mong subukang i-friend ulit yung taong sumira sa'yo, nagtaksil sa'yo, nagsabi ng masama laban sa'yo. Yung mga taong para lang maging mabango sa iba, ipinabaho ka. Tandaan mo ang ahas, nagpapalit lang yan ng balat para maging mas malaking ahas. Pero ahas pa rin. Sa buhay, maraming choices tayong pwedeng pagpilian. Pwede nating ibaling sa ibang bagay ang sarili natin upang makamove on sa mga sakit na dinaranas natin. Pwede din nating explore ang mundo. Pwede din nating piliin na mas maging mabuting tao para sa iba. At ang mas mahalaga, pwede din nating piliin na mas maging mabuti tayo sa sarili natin. Dahil walang ibang nagmamahal sa sarili mo, kundi ikaw lang din. Huwag tayong matakot magsimula ulit. Huwag tayong matakot sa pagbabago. Dahil hindi mo alam ang pagbabago pala na yon ang magdadala sa'yo sa tamang taong nakalaan sa'yo. Hanggang dito na lang po muna. At pasensya na po sa napakahaba kong sulat. Naway may natutunan kayo sa aking karanasan sa buhay. And God bless po sa ating lahat. Ang inyong kamax, Misay. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon, at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.